Now some people say that praising the Lord just can't happen every day. But I found out for myself that there's just nothing else can keep all the clouds away. Raising in the morning light, raising in the noonday bright, praise Him each and every night, praise Him every day. Praise Him when you're feeling blue, troubles hanging over you, when you don't know what to do, praise Him just the same. Now some people say that praising the Lord just can't happen every day. But I found out for myself that there's just nothing else can keep all those clouds away. Praise Him in the morning light. Praise Him in the morning. Praise Him in the noonday bright. Praise Him in the praise winter night. Praise Him every night. Praise Him. Praise Him every day. Praise Him, everybody. Praise Him when you're feeling hanging over you, when you don't know what to do, praise Him just the same. Praise Him in the morning light, praise Him in the morning, praise Him in the noonday bright, praise Him in the noontime, check every night, praise Him, praise Him every day. When you're feeling blue, troubles hanging over you, when you don't know what to do, praise Him just the same. Praise Him in the morning light, praise Him in the morning, praise Him in the noonday bright, praise Him in the noontime. Kapag may Kristo ka na, huwag kang bumitaw. Patuloy niyong panghawakan ang inyong pananampalataya sa Panginoon. Napakamalas mo kapag nasa katotohanan ka na, tumalikod ka pa. Kapag hindi mo alam yung tunay na aral, madadaya ka. Mamatay man tayo, mabuhay, dapat sa Panginoon tayo. Kapagat ang pangako na hindi maglulat sa darating na kapit, magtatagumpay tayo sapagat kasama natin ang ating mahal na Panginoon. Isang mapagpalang oras po ng pagbati ang inyong pinapaabot ng inyong pong lingkod sa araw ng Sabbath na ito, mga minamahal na mga kapatid. Kumusta po kayo? At kayo po ay aking dinadalangin na sa mga oras na ito ay kapag nadatnan kayo ng programang ito ay nasa mabuting kalagayan. Malusog na pangatawan at mayroong masiglang pananampalataya, mga minamahal na mga kapatid. Binabati natin Luzon, Visayas at Mindanao, and of course ang ating po mga taga-subaybay sa iba't ibang dako ng mundo na nakatutok sa mga oras na ito. Welcome po kayo sa Gospel and Music Ministry Program at binabati ko po kayo ng isang maligayang araw ng Sabat sa inyong lahat, mga minamahal na mga kapatid. Nawa kayo ay masigla ngayon, masaya na ipinanghingilin ang araw ng Sabat, kayo man ay nasa bahay-sambahan o nasa inyong mga tahanan na nakasubaybay sa iba't ibang programa ng Seventh-day Adventist Church. Happy, happy Sabat po sa inyong lahat, mga kapatid, no? At pinaabot din po natin ang atin pong pasasalamat doon po sa mga bumati sa akin pong may bahay sa kanyang karawan kahapon. At siya ay napagod ang ating technical, mag-isa lang. Siya po ay natutuwa at nagpapasalamat sa Panginoon dahil
naramdaman niya yung pagmamahal, ano po, yung greetings na kanyang nabasa na kahapon at yung mga support ng kanyang mga malapit na mga kaibigan, mga kapatid. So this morning, tayo po ay mag-aaral ng mga salita ng Diyos, mga kapatid. But before that, bago tayo magsimula, tayo muna ay humingi ng patnubay sa ating Panginoon. Tayo po ay mananalangin, manalangin tayo. Mapagmahal at dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa mga oras na ito, ang aming mga puso ay nagagalak na makapagpasalamat sa inyo sa isang napagandang araw ng Sabbath na inyo ipinagkaloob sa amin, isang special na araw upang kami makipagtagpo sa inyo, dakilang Diyos. At kami po'y magre-review ng Sabbath School Lesson. Amin pong inihiling ang inyong patnubay, ang aming maranasan. Amin pong inihiling ang pangungunan ng banal na Espiritu at pagkalooban kami ng karunungan ng langit upang ang paglilingkod namin sa gabing ito ay maging pagpapala sa lahat ng aming mga taga-subaybay. Salamat po sa inyong blessings, salamat sa inyong protection, sa buong magdamag, salamat sa inyong pag-ibig sa amin. Salamat sa pagdinig sa amin, mga dalangin, sa pangalan ng aming mahal na Panginoong Hesus. Amen. Mga amin na mahal na mga kapatid, at sa mga oras na ito, tayo po ay magtatalakay ng Sabbath School lesson natin na kung saan ay, alam ko, kayo po ay nakapag-review na last week pa. At ito ay nakapag-aral na, review na lang ito, mga minamahal na mga kapatid, ano po. At mamaya, bago ko makalimutan, ay aabangan po ninyo alas 2 ng hapon ang atin pong sing-along, kasama ninyo ang Gospel and Music Ministry Team at ang Anchors Hymn Singers, mga kapatid, ano po. Ang Anchors Hymn Singers, hindi natin makasama ang The Voices o ang Lucino Singers dahil si Sister Sheila ay na-operahan sa kanyang appendicitis. Ayan, katapos lang, appendix ba? Ayan. Sa kahapon yata, naapirahan. Ano po? So, baka mga susunod na mga sabat pa natin sila makasama. So, mamayang hapon, abangan po ninyo ang Anchors Hymn Singers na makakasama natin sa atin pong sing-along, sa atin pong concert live mamayang hapon, alas 2 ng hapon hanggang alas 5 ng hapon o higit pa. Mga minamahal na mga patid. And of course, abangan po ninyo sa Linggo ang atin pong first na special episode na atin pong gaganapin yan alas 12 ng tanghali hanggang alas 2 ng hapon. Ang atin pong special episode na mga iba't ibang awitin na ipapatugtog natin doon. Pwede kayong mag-request, ipapatugtog natin yung hindi natin mga awit sa Facebook lang naman. No? At hindi natin i-claim yung rights noon sa kanila yon. Pero pag nag-request kayo, ay papatugtog natin at mayroon tayong mga payo, ang payo ni Kuya Manoy. At kung makakasama natin si Ate Dan, pwede rin. Ano po mga kapatid? Sa Sunday po yan, alas 12 ng tanghali hanggang alas 2 ng hapon, makapakinig kayo ng iba't ibang mga awitin, mga greetings. Ayan, dyan mag-focus tayo sa mga greetings, sa mga pangungumusta natin dyan sa live na yan. At least dyan makafocus tayo. Wala po yung halong gospel na pangangaral, yung tuloy-tuloy na ginagawa nito sa gabi-gabi. And of course, abangan po ninyo sa Miyerkules, mga kapatid. Sa darating na Wednesday, ay meron tayong hindi tayo magtatalakay ng isang paksa, kundi tayo po ay i-interviewin natin o atin pong may panauhin tayo sa Miyerkules ng gabi ang conversion story ng mag-asawang kapatid na Darwin Silapan at Sister Terry Silapan. Ayan. Atin pong interview sila sapagkat sila po ay maganda yung kanilang karanasan nung sila po ay na-convert sa Seventh-day Adventist, mga kapatid. Napakaganda. At ang Kuya Darwin ay galing sa, kumbaga, kung titignan natin talagang madilim na sanlibutan yung pinanggalingan niya. Okay? Abangan po ninyo yan. Mag-asawa po silang dalawa. Interviewin natin, mga kapatid. Napakaganda ng kanilang, sila po ay nasa 6 o 7 years pa lang na Seventh-day Adventist. At sila po may-ari nitong ating lugar na ginagamit, mga kapatid, no, sa ating paglilingkod. Alright, tayo po ay magpapatuloy na, mga kapatid. Ang atin pong pamagat ng ating Sabbath School lesson ay an everlasting covenant. Ayan, an everlasting covenant o isang walang hanggang tipan, mga minamahal na mga kapatid. Ito po ay nakafocus doon sa buhay ni Abraham. Nakafocus doon sa pakikipagtipan ng Diyos kay Abraham, pakikipagtipan niya sa Diyos at yung papaano blessed ng Diyos ang Abraham. Ayan, ang lolo Abraham natin at kung papaano transfer yung kanyang name from Abraham to Abraham, mga kapatid. And then, atin pong pag-aaralan ang ilang mga titles or names ng Diyos
na merong kaakibat na kahulugan na magbibigay sa atin ng kalinawan, pag-asa at makikita natin, wow, napakaganda pala ng mga pangalan na merong kahulugan. At of course, yung pangalan ng tao nakakadepende sa kanyang karakter. Kasi mamaya pag-usapan natin, mga minamahal na mga kapatid. Ang atin pong key text ay mababasa natin sa Genesis chapter 17, verse 7 na ganito, "At aking papagtibayin ang aking tipan sa iyo at sa iyong binhi, pagkamatay mo sa buong kalahian nila na tipang walang hanggan. At sabi pa dyan, na ako'y magiging iyong Diyos at ng iyong binhi pagkamatay mo." Oh, napakaganda mga minamahal na mga kapatid. Pinakikita ho dito na merong pakikipagtipan na pagpapatibay ng tipan ng Diyos kay Abraham. At ang sabi rito, papagtibay niya yung tipan niya sa kay Abraham at sa kanyang binhi, no, sa kanyang mga anak, no, pagkamatay niya sa buong kalayhan nila na tipang walang hanggan. Ay, napakaganda ng tipan na ito, walang hanggan, na ako'y magiging iyong Diyos at ng iyong binhi pagkamatay mo. Napakaganda mga kapatid, sapagkat pinakikita rito, kung ating titingnan sa ating pong pag-aaral mga kapatid, yung tipan ay yun sa mga pag-aaral, ito isang kontrata sa pagitan ng dalawang partido. Ito isang agreement mga kapatid. It is an agreement sa both parties mga kapatid. At ang walang hanggang tipan ay kasunduan sa pagitan ng Diyos at sa sangkatauhan. Okay? Tandaan po ninyo yan. Yung pong tipan, o yung walang hanggang tipan, ito ay kasunduan sa pagitan ng Diyos at sa sangkatauhan. At sabi dito, pinagtibay din ng Diyos ang tipang ito sa mga natatanging tao gaya ni Noe, ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, mga minamahal na mga kapatid. Napakaganda na mayroong tipanan sapagkat doon po ipinakikita at makikita mga kapatid na meron kayong usapan o agreement, no, ng Diyos at ng ikaw. At ang sabi dito, it is also important to know the terms of the contract and the obligations of each party. So pinakikita rito mga minamahal na mga kapatid na mahalaga rin na malaman natin o malaman na ang mga kasunduan sa kontrata at ang mga obligasyon ng bawat partido. Ibig sabihin kung ano yung mga obligations doon sa agreement na pinagkasunduan o sa tipan na pinagkasunduan mga minamahal na mga kapatid. At under po ng ating pag-aaral ay atin pong malalaman yan o mapag-uusapan yung pong name of God mga kapatid, no? Name of God, like for example the tetragrammaton Yod-Heh-Wah-Heh, no? The tetragrammaton Yod-Heh-Wah-Heh na may binabanggit dyan, the eternal one. Mamaya alamin po natin yan, no? Yung tetragrammaton na madalas pong ginagamit at niligyan ng mga vowels upang mabasa siya, no? Mapronounce na maayos dahil yung correct or the proper pronunciation ay unknown, no, to even in our time. At nandiyan din yung tinatawag nating El Shaddai, sa yung Hebrew na El Shaddai galing sa the translate yan sa English na God Almighty, no? El Shaddai, God Almighty. Ito po yung mga ginagamit lalo na sa panahon ni Abraham na naikwento ni Moses. And then the name of the person mga kapatid na from Abraham to Abraham mga kapatid. And then the covenant, the stages of the covenant and the obligations of both parties natin pong pag-uusapan mga minamahal na mga kapatid. Ngayon, proceed tayo doon sa Yod-Heh-Wah-Heh, o kung inyo makikita o mapapansin at inyong napapakinggan madalas yung YHWH mga kapatid, o yung pong Yahweh kung basahin o na-translate itong Yehowah na atin pong naririnig kadalasan sa mga scholars ng Bible, lalo na sa mga Hebrew scholars, na kung saan ay binabanggit dyan, the eternal one, sapagkat yun nga namang pakilala ng Diyos when he talked or when he discussed or when he talked to Moses sa panahon ng Exodus, no, chapter 3 verse 14. Siguro ilagay natin at idan Exodus chapter 3 verse 14 para masundan ng ating mga taga-subaybay kahit sa English. Alright, sabi sa Tagalog muna, then I'll prepare mo dyan ng English sa parehong version, Bible. At sabi dyan, at sinabi ng Diyos kay Moises, ako yaong ako nga, at kanyang sinabi, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ni ako nga, mga kapatid. Ilagay natin sa English. Ayan, ang sabi sa English. And God said unto Moses,
I am, there I am. And he said, thus shalt thou, or thus shalt thou say unto the children of Israel, I am hath sent me unto you. Mga minamahal na mga kapatid, napakaganda ng pagkabanggit dyan. Ano ang sinabi ng Diyos kay Moises? Nung tinanong ni Moises ang Diyos, sino ka baga, Panginoon? No, kasi pagdating niya doon sa Ehipto nga naman, kung hindi kilala ni Moises yung Diyos na nagpakilala sa kanya, tatanungin siya ng mga Israelita na nandoon na naghintay sa kanya, sino ang Diyos na nakausap mo? Ha? Kaya sabi dito mga minamahal na mga kapatid, sa 13, ilagay natin sa 13. Mayroong magandang pagkasabi dyan, mga kapatid. Sa Tagalog, okay? Sige nga, sabihin dyan, ilagay natin sa screen. Ayan. At sinabi ni Moises sa Diyos, narito pagdating ko sa mga anak ni Israel, kasi babalik siya doon sa Ehipto, at sasabihin ko sa kanila, sinugo ako sa inyo ng Diyos ng inyong mga magulang, at sasabihin nila sa akin, ano ang kanyang pangalan? Anong sasabihin ko sa kanila? Ilagay natin sa 15. Maganda yung sa 15. Ayan, sa 15 kasi, dahil binasa na natin ang 14 na sinabi niyang, ako yaong ako nga. Pagdating sa 15, at sinabi pa ng Diyos kay Moises, ganito ang sasabihin mo sa mga anak na Israel, sinugo ako sa inyo ng Panginoon ng Diyos, o Panginoon ng Diyos ng inyong mga magulang, ng Diyos ni Abraham, ng Diyos ni Isaac, at ng Diyos ni Jacob. Ito ang aking pangalan magpakailanman, at ito ang aking pinakaalaala sa lahat ng mga lahi. Mga minamahal na mga kapatid, napakaganda nung tanong ni Moises, at ito ngay paniniguro talaga, dahil talagang gigisahin siya, no? Talagang susukatin siya ng mga Israelita na kanyang babalikan upang kanyang iligtas mula sa bayan ng mula sa kaharian ng Ehipto, at ilikas siya, ilipat doon sa pinangako ng Diyos. Kaya sabi na ni Moises, Panginoon, paano kung tatanungin ako nila anong pangalan mo, anong sasabihin ko sa kanila? Ay, napakaganda nga naman. Oo nga naman. Eh, kung ganun nga ang mangyari, at talagang ganun ang nangyari. Ang sabi ng Diyos kay Moises, ako yaong ako nga. No? Ako yung Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. Napakaganda mga kapatid. Nung binanggit na, I am who I am. Yung kasing I am who I am, sa Hebrew mga kapatid. Ay, nagpapakita yon kung inyong titingnan sa atin pong book ng Fundamental Beliefs, mga kapatid. Ang sabi dyan, the name Yud-Hi-Wah-Hi or the Yahweh, translated as Jehovah or Lord, stresses God's covenant, faithfulness, and grace, mga minamahal na mga kapatid. Ngayon, may binanggit dyan na I am who I am. Yung I am who I am, pwede siyang isalin sa I shall be what I shall be. Nangangahulugan that he is an unchangeable God, mga minamahal na kapatid, in relation to his people. Siya yung Diyos na hindi nagbabago, mga minamahal na mga kapatid. Kaya nga, kung ating titingnan dito sa ating leksyon, mga minamahal na mga kapatid, the apostle John, or I am, that the term or the name I am, nilagay na sa Greek mga kapatid doon na ego eimi, no? Ego eimi, I am. Is the name of God. It consists of four letters in Hebrew, yung binanggit natin, four tetragram ato na Yahweh, o YHWH, o tinatawag natin Yud-Hi-Wah-Hey. It is usually translated as Yahweh, no? Or Yehovah, or Jehovah. Although the original pronunciation is unknown, mga kapatid. But ang sabi dito, the Apostle John translated it as who is, and who was, and who is to come. Ibig sabihin, doon po yan sa Revelation 1:4, no, yung pagka-describe ni Apostle John sa Diyos ni Abraham, ni Jacob, at ni Isaac, at ni Jacob. Ibig sabihin, He is the Eternal One. Siya yung Diyos na walang hanggan. Diyos na hindi nagbabago. Diyos na hindi nagpapabaya sa kanyang bayan. Lalo na when it comes to tinatawag nating tipan, mga minamahal na mga kapatid, o covenant, mga kapatid ko. At ang sabi rito, the name of God represents His self-existence. Kaya pala sabi niya, I am who I am. I shall be what I shall be. Ibig sabihin, siya yung Diyos na hindi nagbabago.
Siya yung Diyos na umiiral pa noon ng numpang panahon na nilikha tayo, at siya yung Diyos na hindi nagpababaya sa atin. May mga tao kasi na paniniwala, yes, mayroong Diyos na lumikha sa atin. Pero pagkatapos niyang likhain ang mga tao at ang buong sanlibutan, ay pinabayaan niya na. Yun ang mga argumento nila. Totoo ba yun? Hindi totoo yun. Bakit? Ang Diyos na lumikha sa atin is love, no? Ay mapagmahal, mga kapatid. At hindi nagpapabaya sa atin. Kaya nga, siya sabi dito, He is the eternal one, the name of God represents His self-existence, His eternity, and His sovereignty over history, mga kapatid. Oo nga naman. He controls, no, the universe, mga kapatid. No? He controls the events o mga pangyayari, mga kapatid. At ang sabi rito, Moses used this name when telling the first conversation between God and Abraham in 15:7 ng Genesis, mga kapatid. Siguro ilagay natin sa screen, at least masundan ng ating mga taga-subaybay. Genesis 15:7, ang sabi dito, At sinabi sa kanya, Ako ang Panginoon na nagpaalis sa iyo sa Ur ng mga Kaldeo, upang ibigay sa iyo ang lupang ito, ulupaing ito, na manahin mo. So pinakilala na dyan, ako ang Panginoon. I am Yahweh. I am Yud-Hi-Wah-He. I am the Eternal One. No, mga kapatid? No? So at ang sabi dito, we are encouraged to know God's name and its meaning, so we can fully trust Him, mga kapatid. No? Ayon sa Psalms 99 verse 10, 91 verse 14, pinakikita ho dyan na in-encourage tayo to know God's name and its meaning, so we can fully trust Him, mga kapatid. Sometimes kasi dumadating yung punto sa tao na hindi masyadong nagtitiwala sa Diyos. Mas nagtitiwala pa sa kanyang sariling kakayanan, mas nagtitiwala pa sa sarili niyang talino, kaysa Diyos na kanyang pinaglilingkuran o sa Diyos na may-ari ng kanyang buhay. Sometimes, madalas, mga kapatid, na talagang ang ibang tao kapag nakapag-aral ng mataas na pinag-aralan, naabot niya yung mataas na antas ng pag-aaral, ay talagang hindi na nagtitiwala sa Diyos o hindi na masyadong kailangan niya ang Diyos. Kaya minsan, maganda rin yung pinapalo ng Diyos yung mga ganyan tao o pinipitik sa tainga. Dahil ay mas lumalagpas na yung limitation niya. Na we should always remember, ano man ang naabot mong antas sa buhay, ano man gaano ka man katalino at natapos mo yung mga master's degree, doctorate degree na yung mga kapatid, doctoral degree, ay talagang hindi nangangahulugang alam mo na ang lahat ng bagay. You still have a limitation, mga minamahal na mga kapatid. So therefore, mahalaga pa rin na magtiwala at nakadepende tayo sa Diyos, sapagkat siya yung nagbibigay sa atin ng talino. Siya nagbibigay sa atin ng karunungan upang tayo ay matuto, magkaroon ng kalinawan sa ating isipan, yung mga bagay-bagay na nangyayari, mga minamahal na mga kapatid. Kaya, dito sa ating pinag-aaralan, mga kapatid ko, yung the tetragrammaton Yod-Heh-Wah-He, the Eternal One, nagpapakita ito na siya yung Diyos na hindi nagbabago. Siya yung Ego I Me, I Am. At alam nyo ba, the term I Am, mga kapatid, ay mababasa din natin yan sa kay Jesus Christ. Siguro basahin natin ang John chapter 8. Simulan natin sa verse 58 na lang. 8:58 ng John. Oh, sabi dyan, sa English, ilagay natin sa English sa tinan. Ayan. Sabi dito, Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, before Abraham was, I am, mga kapatid. Nakita ho ninyo? Ang sabi ni Jesus Christ, bago pa nga si Abraham, ay ako nga. Or before Abraham, no? Was, I am, mga kapatid. No? Kung nyo makita dyan, napansin ho ninyo, sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, I am. At maraming beses yan binanggit ni Kristong, I am, ego I am. At nung pagdating sa description, mga minamahal na mga kapatid, sa kay Jesus Christ, sa author ng Hebrew o the book of Hebrews, mga kapatid, ay meron din ganitong sinasabi. Sa English pa rin natin basahin, Hebrews 13 verse 8, ganito ang ating mababasa. Sabi dito, Jesus Christ, the same yesterday, and today, and forever. Oh, ang ganda mga kapatid, ano? Sabi dyan, Jesus Christ is the same
yesterday, today, and tomorrow. Mga kapatid, siya yung si Jesus Cristo ay siya rin kahapon, ngayon, at magpakailanman, forever. Yesterday, today, and forever. No, mga kapatid. At magpakailanman ang ating Panginoong Jesus Cristo. At if you notice, mga kapatid, sa 8:58 ng John, nung ating binasa kanina, ay sinabi ni Cristo bago pa si Abraham ay ako nga. At binanggit pa niya sa verse 56 na, nagalak ang inyong amang si Abraham nang makita ang aking araw. Nakita niya ito at nagalak siya. Bakit binanggit yung mga kapatid? Kasi pinakikita rito, ayon sa pag-aaral, na yung Yahweh, yung I am, na napakita kay Moises, at yung Yahweh doon na nakausap ni Abraham, siya yung Diyos na walang iba ang ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Napakaganda, no? Napakaganda. So, ibig sabihin, ito yung pagpapakita na ang Yahweh na term, o I am who I am, na binapakilala kay Moises, ay nagpapakita na siya yung Diyos na hindi nagbabago. Siya yung Diyos na nakipagtipan sa ating mga magulang gaya ni Abraham, mga kapatid. Siya yung Diyos. Ang sabi po sa That I May Know Him, January 6, sa kay Ellen White, sabi rito ganito, I am means an eternal presence. Oh, wow. Di ba? Napaganda. Di ba? Ang Diyos natin ay omnipresent. Di ba? Omnipresent. So, the term I am, or the name I am, means an eternal presence. The past, present, and future are alike with God. Bakit binanggit dyan na the past, present, and future are alike with God? Sapagkat ang Diyos ay hindi sakop sa space and time ng tao. Hindi siya sakop. Because He controls over it, mga kapatid. No? He controls over it. Hindi siya sakop dyan, mga kapatid. Wala siyang limitation gaya sa atin, no? At ang sabi dito, He sees the most remote event of the past history and the far distant future with as clear a vision as we do those things which are transpiring daily, mga kapatid. We know not what is before us. Hindi natin alam kung anong ahead sa atin na ang unahan sa atin. And if we did, it would not contribute to our eternal welfare. And God gives us an opportunity to exercise faith and trust in the great I am, mga kapatid. No? Parang naalala ko tuloy yung awit na Alpha and Omega, no? The second person in Trinity, the great I am, di ba? Mga kapatid. So dito, pinakikita sa atin, pinagkalooban tayo, binigyan tayo ng Diyos ng opportunity para i-exercise natin yung faith at yung trust natin doon sa great I am, mga kapatid. Yung Yud-Hi-Waw-Hi, yung Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, mga minamahal na mga kapatid. Di ba napakaganda? Binigyan tayo ng opportunity, pagkakataon, na i-exercise natin na sumampalataya at manampalataya sa Kanya at magtiwala sa Kanya, mga minamahal mga kapatid. At higit sa lahat, doon ka aasa. Eh, doon ka nagtitiwala eh. Dapat doon ka aasa, mga kapatid. Kaya nga, laging binabanggit eh, sa Jeremiah chapter 17 verse 7, ilagay nga natin dyan. Ito yung napakagandang talata na lagi natin binabanggit mga kapatid, atidan. No? Sabi dyan, no? Ay, hindi yan. Jeremiah 17:7. Jeremiah, English natin. Alright. Ang sabi dyan, no? 17:7. Ayan. Ang sabi dyan, no? Blessed is the man that trusteth in the Lord and whose hope the Lord is, mga kapatid. Ang sabi dyan, blessed. The term blessed ay katumbas yan ng happy. Happy is the man that trusteth the Lord and his hope is the Lord, mga kapatid. Yung term dyan na Lord, napansin niyo mga kapatid, kung ibalik natin, yung Lord dyan ay capital letters lahat yan, no? Yung L-O-R-D, no? Kasi galing po yan sa Hebrew na Yud-Hi-Waw-Hi, na ginamit ngayon yan sa mga modern Hebrew na Yahweh, sapagkat galing yan sa Yud-Hi-Waw-Hi na salita, mga kapatid, na yung nagbanggit at nagpakilala ng great I am, mga kapatid. So pinakikita dyan, masaya siya, mapalad siya, na nagtitiwala sa I am, sa ako nga, sa Panginoon, sa Yahweh, mga kapatid. Hindi lamang nagtitiwala, sumasampalataya, at sa Kanya lamang aasa, mga kapatid ko. Hindi, may napakaganda nito. Bakit?
sapagkat yung Diyos na iyong sinasampalatayanan, yung Diyos na iyong pinagtitiwalaan, at yung Diyos na iyong inaasahan, mga kapatid, siya yung Diyos na tumubos sa atin, siya yung Diyos na lumikha sa atin, at siya yung Diyos na magliligtas sa atin, mga minamahal na mga kapatid. What a wonderful God, what an awesome God, mga kapatid, na may compare natin sa wala, no? Wala tayo may kumpara sa Diyos, mga kapatid. Kaya nga mayroong awit na walay may ikakumpara una sa kanyang pag-ibig, mga minamahal na mga kapatid. So, pinakikita rito na tinuturoan tayo at pinalalahanan paano magtiwala, sumampalatay at umasa sa kanya, mga minamahal na mga kapatid. Meron din dyan binabanggit na God Almighty or tinatawag nating El Shaddai, mga minamahal na mga kapatid ko, no? El Shaddai. Alright, ang sabi dito sa Exodus 6 verse 3, at basahin natin, Exodus 6 verse 3, sa English natin, basahin natin dan. Ang sabi dito mga kapatid, ayan, and I appeared unto Abraham, ito ay nung pakipag-usap ng Diyos kay Moses. And I appeared unto Abraham, unto Isaac, and unto Jacob, by the name of El Shaddai, O God Almighty. But by my name, Yehovah, o tinatawag nating Yahweh yan sa Hebrew, o Yod-Heh-Waw-Heh, was I not known to them, mga kapatid. So pinakikita dyan na nag-appear si ang Diyos kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob by the name El Shaddai, or God Almighty. No, El, God, Shaddai, Almighty. No, mga kapangyarihan sa lahat, mga kapatid. No, God Almighty. Ay nagpakita sa tapakilala bilang El Shaddai, mga kapatid. Napakaganda. Kung ating titingnan, mga kapatid ko, yung pong salitang El Shaddai ay it portrays the Almighty God, the source of blessing and comfort. Kaya pala, doon sa panahon ni Abraham and our God, ay merong covenant sila na I will bless, no? Mga kapatid, I will bless you. You will become a father of nations, mga kapatid. Di ba napakaganda? A father of faith. Pinagpala ng Diyos si Abraham. Kaya pala, yung El Shaddai na pagpakilala, it portrays our Almighty God, the source of blessing and comfort. Kaya, mahalaga na we should always thank the Lord sapagkat all the blessings we have, mga kapatid, is came from the Lord. Galing sa Diyos, mga kapatid. Galing lahat sa Diyos, mga, pati ang comfort, blessing. Minsan nagtataka tayo. Minsan sasabihin natin sa ating mga sarili o sa mga yumayaman. Lahat ng nakita niyong aking pag-ari, lahat nakita niyong aking kayamanan, pinaghirapan ko yan. Kung hindi sa akin, hindi maging ganyan yan. Uy, matindi mga kapatid, ba? Diba? Nakalimutan natin. There is God in heaven. Nagbigay sa iyo ng blessing. Siya nagbe-bless sa tao, mga kapatid, at hindi sa sarili mismo, okay? At ang sabi nito, when God ratified His covenant with Abraham, He introduced Himself as God Almighty, mga minamahal na mga kapatid. So, pinakikita rito, mga minamahal ko na mga kapatid, na noong ang Diyos ay, noong pinagtibay ng Diyos ang kanyang tipan kay Abraham, ay ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, God Almighty, or El Shaddai. At ang wika pa doon, mga kapatid, hindi magkaroon ng anak si Abraham dahil sa kahinaan at karupukan ng likas ng tao. O di pa ga? Gayun pa man, ang isang makapangyarihan ay may sapat na kapangyarihan gawin itong posible. O di pa ga? Ilang taon si Abraham nung nagkaanak sila ni Sarah? No, I think he was 99, no, si Abraham, mga kapatid. Ano po? At ang sabi dito, mga kapatid ko, ay binasbasa ni Isaac si Jacob sa pangalan ng El Shaddai, no? Nung when he blessed Isaac to Jacob, ay in the name of El Shaddai, Genesis 28:3. At nagpakita ang Diyos kay Jacob gamit ang pangalan ito sa Genesis 35:11. Ginamit din ito ni Jacob ang kaparehong pangalan upang pagpalain ang iba, Genesis 43 verse 14. Mga minamahal na mga kapatid ko. So pinakikita rito nung binibless nila yung iba, no? Isaac blessed Jacob in the name El Shaddai. And God appeared before Jacob using the name. And Jacob also used the same name to bless others, mga kapatid. And then ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, He has also has
endless riches na mga kapatid, walang hanggang kayamanan. Mga minamahal mga kapatid, di mabilang na kayamanan. At handa siyang magkaloob mula sa mga kayamanang ito sa lahat na naghahanap nito na may pananampalataya at pagsunod, mga minamahal mga kapatid. Gusto nating makita, ang ating Diyos mga kapatid ay hindi mahirap, hindi pobre ang ating Diyos, hindi naghihikahos, ang ating Diyos ay merong di mabilang na kayamanan. He is our everything mga kapatid, no? Siya ang source o pamamayari at pinanggalingan ng lahat ng kayamanan. Therefore, ang isang taong tapat sa Diyos, ang isang taong naglilingkod sa Diyos, ang isang taong matapat na naglilingkod sa Diyos, hindi niya pinagkukulang. Mana pa, pinagpapala niya, mga kapatid. Pinagpapala niya. Ibig sabihin, ang Diyos na Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, He is the source of all blessings, mga kapatid. Kaya ngayon, pag ikaw ay naghihirap, kapag ikaw ay naghihikahos, isa lang ang pwede nating mangyari. Nag-doubt ka sa Diyos, hindi ka nagtiwala sa Kanya, o hindi wala ka talagang pananampalataya sa Diyos na Siya may-ari ng lahat. Mga minamahal na mga kapatid. Kaya kung ating makita, mga minamahal na mga kapatid, naku, may tumatawag. Nakalive tayo. Okay, mga kapatid. Kaya kung ating makita, ay talagang ipinakikita rito na yung Diyos nating pinaglilingkuran ay Diyos na makapangyarihan sa lahat at source of all blessings, mga minamahal na mga kapatid. Ngayon, dadako tayo doon sa Abraham, di ba? Mga kapatid, ito, isang tao lang tinutukoy dito. Baka magtaka kayo, merong Abraham, merong Abraham, no? Di ba magkatunog lamang yan? Di ba mga kapatid? Okay? So ating titingnan mga kapatid ko, ang sabi ng Diyos sa kay Abraham sa Genesis 17 verse 5, napakaganda nung sinabi dyan. Ang sabi dyan, no? Alagay natin, sabi dyan. Alright. Okay. Ang sabi dyan, no? Neither shall thy name anymore be called Abram, but thy name shall be called Abraham, for a father of many nations, and have I made thee. Mga minamahal na mga kapatid, napakaganda. Bakit? Sapagat ang wika dyan, hindi natatawagin ang pangalan mong Abram, kundi Abraham ang magiging iyong pangalan, sapagkat ikaw ay ginawa kong ama ng maraming bansa, minamahal na mga kapatid ko, no? So pinakikita ho rito, mga kapatid ko, na ang pangalang Abram ay pinalitan ng pangalang Abraham, mga kapatid. At ang sabi dito, at ang magiging iyong pangalan sapagkat ikaw ay ginawa kong ama ng maraming bansa, mga minamahal na mga kapatid. Kaya pala ang nangangahulugan yung Abraham ng father of all nations, mga kapatid, no? Pinalitan. Sapagkat ang sabi dito, ang kinatawa ng pangalan ng Diyos ang kanyang katangian, o di ba ga? At sa ganun ding paraan, ang pangalan ng tao sa lumang tipan ay, sabi dito mga kapatid, no? The names of people, excuse me, in the old Eastern world represented their character. Ibig sabihin, ang pangalan po ng tao, mga minamahal mga kapatid, sa lumang mundo ng silangan ay kumakatawan sa kanilang karakter, mga minamahal mga kapatid. Kung may malaking pangyari sa buhay ng isang tao, maaari nilang palitan ang kanilang pangalan, no? Di ba? Kung yung makita mga kapatid ko ay nag-represent o kumakatawan sa kanilang karakter. At ang sabi dito, binago ng Diyos ang pangalan ni Abraham sa Abraham upang i-highlight ang pagtupad sa pangako ng tipan. Uy, napakaganda nitong punto na ito. Bakit anya? Bakit binago ng Diyos ang pangalang Abraham to Abraham para i-highlight yung kanyang pagtupad sa pangako ng tipan? At mula sa sandaling iyon, kikilalanin siyang ama ng karamihan, no? Father of multitude, mga kapatid. Ito ang nagpatibay sa pananampalataya ni Abraham, mga minamahal na mga kapatid. Okay? Ito ay nagpapatibay sa pananampalataya ni Abraham, mga minamahal na mga kapatid. So dito pinakikita na merong pagbabago. Ang pangalan ay pwedeng, ito'y kumakatawan sa kanilang karakter. Like for example, Genesis 32 verse 28. Oh, si Jacob. Ano ang naging pangalan ni Jacob? Anong sinabi ng Diyos? Ang kanyang pangalan ay
Israel. Ah, diba? Siya yung naging pinagmula ng 12 tribe of Israel, si Jacob, si Jacob. Bakit siya tinawag na Israel? Sapagkat siya ay nakipagbuno sa Diyos. No, si Jesus Christ din yun, mga kapatid. Pangalawa, Genesis 41 verse 45. Si Joseph, mga kapatid, no? Tinawag din siyang Japhnath Paaneah, no? Sapagkat siya ay tagapagpahayag ng mga lihim, o, di ba? Ay, yung kanyang pangalan nagre-represent sa may mga kahulugan, mga kapatid. Represents their character. Ruth 1:20. Tinawag din si Noemi na Mara, no? Noemi, Mara. Hindi Marang, ha? Mara, mga kapatid. Sapagkat siya ay bitter, mapait. Bitter, mga kapatid, no? Alam nyo, minsan yung bitterness ay hindi maganda. Madalas, no? Daniel 1:7. Si Daniel, tinawag din siyang Belteshazzar, mga kapatid. Sapagkat iniingatan ni Bel ang kanyang buhay, mga minamahal na mga kapatid. So dito pinakikita, merong kaakibat na kahulugan yung kanila pong mga pangalan, mga minamahal na mga kapatid. Ano po? At dito tayo sa tinatawag natin mga kapatid na baitang o tinatawag nating covenant stages o baitang ng pakikipagtipan mga kapatid, no? Covenant stages. Basahin natin ang Genesis chapter 12 verse 1 sa Tagalog. Ang sabi ganito. Now the Lord, oh nga Tagalog nga pala. Sabi dito, sinabi nga ng Panginoon kay Abraham, umalis ka sa iyong lupain at sa iyong mga kamag-anak at sa bahay ng iyong ama na ikaw ay pa sa lupaing ituturo ko sa iyo, mga minamahal mo. Napakaganda nung sinabi ng Diyos kay Abraham. Now the Lord had said to Abraham, get out of your country from your family and from your father's house and to a land that I will show you, mga kapatid. Okay, napakaganda. Ituturo ng Panginoon. God sealed His covenant with Abraham in three stages with three parts of each, mga minamahal na mga kapatid. Okay? Dito ay pinakikita yung baitang ng tatlong bahagi ng pakikipagtipan o ng tipan ng Diyos, mga kapatid. So dito ay pinakikita yung pong Genesis 12:1-3, merong paglapit dyan, no? Merong approach dyan na sinabi ng Panginoon kay Abraham, ano ang utos? Umalis ka sa iyong bayan. Ano yung pangako? Pagpapalain kita. Oh, napakaganda mga kapatid. Ano? Una, sinabi ng Diyos kay Abraham. Pangalawa, umalis ka sa iyong bayan. Ano ang pangako ng Diyos? Pag alis niya, pagpapalain kita. Genesis 15 verses 1 to 21. Ang sabi dito, sa paglapit, ang sabi ng Panginoon, ako ang Panginoon. No? I am the Lord. I am Yahweh. I am El Shaddai. Mga kapatid, ang utos ay dalhan mo ako ng dumalaga. Mga kapatid, no? Ang pangako, ibinigay ko ang lupang ito sa iyong mga inapo. Ay, napakaganda mga kapatid, no? Sapagkat pinakikita rito na ang Diyos, no, mag-approach siya kay Abraham, ipinakilala niya ang kanyang sarili. I am the Lord. Bring me a heifer, mga kapatid. At ang promise niya, to your descendants, I have given this land, mga minamahal, mga kapatid, no? Sa mga inapo, sa kanyang descendants, mga kapatid. At Genesis chapter 17, 1-14, yung approach ng Diyos, I am Almighty God, o I am El Shaddai. At yung command, every male child shall be circumcised. Pansin niyo mga kapatid, bawat lalaking anak ay tutuliin, mga kapatid, no? Tutuliin. And ang promise dyan, I give to you the land in which you are a stranger, mga minamahal mga kapatid. So pinakikita dyan, ibibigay ko sa iyo ang lupa kung saan ikaw ay dayuhan, mga kapatid. Itinatag ng Diyos ang tipang ito kay Abraham at sa kanyang mga inapo ng direkta, ngunit sakop din ito ang lahat ng mga tao, mga kapatid. So pinakikita rito yung pagbe-bless ng Diyos, isang tipan yun, pagbe-bless niya sa kay Abraham, ang blessing nakarating sa atin, no? Yung pangako, mga kapatid, ng Diyos at yung walang hanggang tipan na ipinagtipan sa panahon ni Abraham, kay Isaac, kay Jacob, nakarating sa atin, mga kapatid. Kaya nga, naging tagapagmana rin tayo ng blessing ng Panginoon at ng tinatawag natin, mga kapatid, na yung kanyang tipan, mga kapatid ko. Di ba napakaganda na ikaw ay naging kabahagi? We are not belong to the family of God, but ikinonek tayo, mga kapatid ko. Di ba napakaganda? No, dumating sa Israel, at tayo idinugtong sa Israel, mga kapatid. Di ba tayo ay ulibong ligaw? Di ba? Ulibong ligaw ang tawag sa atin. Idinugtong tayo. Nung idinugtong tayo, magkaiba na tuloy ang aral, mga kapatid.
di ba si Jacob, ang si Jacob na tinawag na Israel, ang pinanggalingan ng 12 tribes of Israel, mga kapatid, at ipinagkatiwala sa kanilang aral ng Diyos. Pagdating sa aral ng Diyos, no, idinugtong tayo yung aral ng Israel pagdating sa Sabat, pagdating sa health law, no? Magkaiba na. Bakit nagkaiba? Kasi hindi na sinusunod ng karamihan, mga kapatid. Idinugtong ka, pero iba na yung naging bunga, mga kapatid. Yun ang naging malaking problema. And then, what should be the obligations, mga kapatid? No? Doon sa tinatawag nating pakikipagtipan, both parties, what should be the obligation? Basahin natin at idaan sa Genesis 18 verse 19. Genesis 18 verse 19, ang sabi po diyan, ayan, sapagkat siya'y aking kinilala upang siya'y mag-utos sa kanyang mga anak at sa kanyang sangbahayan pagkamatay niya na maingatan nila ang daan ng Panginoon na gumawa ng kabanalan at kahatulan upang padatnin ng Panginoon kay Abraham ang kanyang ipinangako tungkol sa kanya, mga minamahal na mga kapatid. Pinakikita ho rito na sabi diyan, sapagkat siya ikinilala upang siya mag-utos sa kanyang mga anak sa kanyang sambahayan pagkamatay niya na maingatan nila ang daan ng Panginoon. Ito'y napakaganda, mga kapatid. Merong pagbibilin, ingatan niyo ang daan ng Panginoon. Ibig sabihin, yung pakikipagtipan, yung instruction ng Diyos, yung mga utos ng Diyos, pinaiingatan. At ang sabi diyan, mga kapatid ko, na gumawa ng kabanalan. Ibig sabihin, mamuhay ng may kabanalan, mga kapatid, at kahatulan upang padatnin ng Panginoon kay Abraham ang kanya pinangako tungkol sa kanya. So ngayon, ating babalikan, mga minamahal na mga kapatid, ipinakikita o dyan sa talatang iyan, kay Abraham ang kanyang ipinangako tungkol sa kanya. Ibig sabihin, upang tuloy-tuloy yung fulfillment na mangyari kapag kapatuloy ka naging masunurin sa Diyos, no? Lalakad ka sa daan ng Panginoon sa kanyang katotohanan at mamuhay ka na may kabanalan. Dito mga kapatid, pinakita po na ito yung tinatawag na a covenant of grace, mga kapatid. Ano po? And it was God's initiative and He offers to do for us what we cannot. Inoffer ng Diyos yung gawa na tayo hindi natin magagawa, mga minamahal na mga kapatid. Ano po? Pinakikita ko rito na inalok niya na gawin ang hindi natin kaya, mga kapatid. At gayon pa man, hindi iyon sarili ng tipan, mga kapatid. No? Silang mga tumanggap ng tipan ng Diyos ay dapat gumawa ng kanilang bahagi. Ibig sabihin, yung pinagtipanan ng Diyos, dapat gawin mo yung part. At ang tipan ay masisira kung ating susuway ng Diyos. No? Kapag ka sinusuway, if we will disobey, no, God's instruction doon sa pakikipagtipan, ay masisira talaga, mga kapatid, yung ating pakikipagtipan sa Diyos. Ngayon, pag nasisira, disira ka rin sa Diyos. Di ba sa ating aktual na kalagayan sa mga tao, pag mayroon kayong kasunduan ng iyong, ano, kapitbahay, halimbawa, nangutang sa iyo, mga kapatid, nangutang, 50 mil ang inutang, excuse me. Noong nangutang ng 50 mil, mga kapatid, ang sabi ay, after 15 days, babalik ko ang pera. O, sabi naman umaya, raw, sige, kasi gagamitin ko din yan sa ganitong bagay, no? Papautangin kita dahil kaibigan kita, papautangin kita, meron silang kasunduan. Umabot na yung kalahating taon, hindi pa nagbabayad. At pagsisingilin, nagagalit pa. Tapos yung iba, utang, sabi-sabi-say pa, utang luoy-luoy, bayad likoy-likoy. Mga kapatid, no? Isa pa dyan, mayroon pang utang lipay-lipay, bayad likay-likay. Mga kapatid, no? Di ko alam kung naintindihan nyo yun. Sa Bisaya, maintindihan ng mga Bisaya yun, no? Nagmamakaawa kapag nangutang, no? Pero pagdating sa bayaran, umiiwas na, mga kapatid. No? Ganun ang nangyayari. So, hindi tumutupad. Ang tanong, natutuwa ba yung inutangan mo? Hindi. Sira ka pa sa kanya. Sasabihin ng mga nagpautang, sa susunod, hindi ka na makakaulit. O hindi na susunod yon. Wala nang kasunod. Mga minamahal na mga kapatid, no? Dahil nasira na, mga kapatid. Ang sabi dito, ngunit huwag kayong mamali sa pag-unawa, hindi tayo niligtas ng Diyos dahil sa sinusunod natin siya. Okay? Hindi, totoo nga naman, hindi tayo naligtas dahil sa ating pagsunod. Ang ating pagsunod, nagpapakita ito ng ating pagiging masunurin. Our obedience at our love for God, mga kapatid. Ang pagligtas sa atin ay nilagtas tayo dahil sa grace, biyaya, Ephesians 2:8. At ang ating pagsunod sa kanyang utos
ay sumasalamin ng ating pagtugon ng pananampalataya at pag-ibig. O, di ba napakaganda mga kapatid? Our obedience to God, no? It shows our faith and love for Him or to Him, mga minamahal na mga kapatid. Okay? Santiago 2:17, ginamit ng Diyos ang ating pagsunod upang maganap ang pangako ng kanyang tipan sa atin. Santiago 2:17, ang sabi niya, no? Gayon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay sa kanyang sarili. Kaya nga, paano mo mapapatunayan na ikay may pananampalataya kung hindi ka maging masunurin? Yan ang ating question mga kapatid. Doon sa ating mga kaibayo sa pananampalataya, nakikipagdebate pa na hindi na dapat sumunod sa utos sapagkat tayo niligtas sa biyaya. Oo, niligtas tayo sa biyaya. Numbang niligtas ka sa biyaya, magpatuloy ka ba sa pagkakasala? Manatili ka ba sa iyong kasalanan na ikay niligtas na sa biyaya? Sabi ni Apostol Pablo, huwag na wang mangyari. Mga kapatid, bakit? Dapat na ikay iligtas ng Diyos sa pamamagitan ng biyaya, dapat ipakikita mo ang iyong pagiging masunurin sa Diyos, hindi pagiging malumbagin. Lumalabag ka na noon, nung niligtas ka, lumalabag ka pa rin hanggang ngayon. O, nasaan yung iyong pagiging masunurin? Sabi ni Kristo, if you love me, kept my commandments, mga minamahal na mga kapatid. Pinakikita rito na kapag ka ikaw ay umiibig sa Diyos, minamahal mo ang Diyos, papakita mo sa pamamagitan ng iyong pagsunod, mga kapatid. Pinapakita. Sa pamamagitan ng iyong pagawa, napapatunayan ang iyong pananampalataya. Ngayon, may pananampalataya ka sa Diyos. Di ka naman sumunod sa Kanya. Walang kwentang pananampalataya, mga kapatid. Okay? Ano pa? Ang sabi sa 17:11 ng Genesis, mga kapatid, no? Ang sabi sa Genesis 17:11, at kayo'y tutuliin sa laman ng inyong lahat ng inyong laman ng inyong balat ng masama at masama at ito ang magiging tanda ng aking tipan sa iyo. Meron diyang pagtutuli, mga kapatid, no? So ano ang layunin ng pagtutuli bilang tanda ng tipanan, mga kapatid? Yung iba ay iba-iba ang kahulugan ng pagtutuli. Pero I will give you some meaning and tinatawag nating kahulugan, mga kapatid, sa tipanan ng pagtutuli. Number one, upang makilala ang binhi ni Abraham mula sa mga intil, mga kapatid, Ephesians 2:11. Ito ang layunin ng pagtutuli. Pangalawa, upang maipagpatuloy ang alaala ng tipan. O, di ba ka? Remembrance, mga minamahal na mga kapatid, no? At sabi pa rito, Deuteronomy 10:16, upang paunlarin ang dalisay na kabutihan. And Roma 14:11, upang kumakatawan sa katwiran sa pananampalataya. Roma 12:29, upang katawanin ang pagtutuli ng puso, mga kapatid. Di ba? Kumakatawan sa pagtutuli ng puso. Sa ngayon kasi, wala ng Grego, walang Hudyo, walang pagtutuli, walang di pagtutuli. Lahat isa na kay Kristo, mga kapatid. At ang last, upang magpauna sa Kristiyanong ritual ng bautismo, mga kapatid. Di ba? Ito ay tumutukoy din sa Kristiyanong ritual ng bautismo. Bakit hindi natanda ng tipan ang pagtutuli o tipanan ang pagtutuli? Sabi dito, matapos ang ilang panahon, namali ang pagkahulugan sa tandang ito bilang paraan ng kaligtasan. Kaya nawala ang orihinal na kahulugan na ito. Kay Jesus, ang pagtutuli ay napalitan ng pananampalataya na gumagawa sa pag-ibig, isang bagong nilalang at sumusunod sa mga utos, mga kapatid. Bakit? Dumarating kasi ang punto, mga kapatid, doon sa panahon ng mga Hudyo na, yung mababasa yan sa Gawa 15, na unless na sila ay magpatuli, hindi sila maligtas, ang sabi doon, mga kapatid. Pero nawala tuloy yung original na kahulugan ng pagtutuli, mga kapatid. Ano po? Nawala. Kaya nung dumating ang ating Panginoong Hesukristo, ang pagtutuli ay napalitan ng pananampalataya na gumagawa ng pag-ibig at naging bagong nila lang at sumusunod sa mga utos. Ngayon, ang pagtutuli, mga kapatid, di ko alam kung yung mga lalaki ngayon di ba nanonood ngayon, utuli, mga kapatid. Ang pagtutuli, mga kapatid, hindi ang dahilan para maligtas ka. Namali ang pagkakahulugan niyan pagdating sa mga Hudyo, mga kapatid. Ang pagtutuli ay hindi dahilan para maligtas ka. Pagdating kay Kristo, binanggit na natin ang layunin ng pagtutuli kanina. Pagdating kay Kristo, pinalitan ng pananampalataya na gumagawa ng pag-ibig. Mas mahalaga pa na hindi ka tuli basta sumusunod ka sa utos ng Diyos. Pero mahalaga din pagtuli ka. Dahil for health reason yan, mga kapatid, no? Dapat magiging sa iyong hygiene, dapat maging malinis tayo, no? Pero hindi para maligtas, kundi tayo ay for our health reason. At pagdating ni Kristo, pag may pananampalataya ka, sumusunod ka sa Kanya at sa mga utos, you are a new creature in Christ.
and you are belong to the members or to the family of God, mga minamahal na mga kapatid. Napakaganda, no? Siguro basahin natin ang last dito. Sa Steps to Christ, wala natin na. Page 60, ang sabi dito, kung ang prinsipyo ng pag-ibig ay maitanim sa puso, tandaan po ninyo ito, kung ang prinsipyo ng pag-ibig ay maitanim sa puso, kung naibalik ang tao sa wangis ng naglikha sa kanya, ang bagong tipanan ay naganap. Lalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang puso at isusulat ko rin naman sa kanilang pag-iisip. Hebreo 10:6, at kung ang kautusan ay naisulat sa puso, hindi ba nito huhubugin ang buhay? Pagsunod, ang paglilingkod at katapatan ng pag-ibig, ang tunay na tanda ng pagiging katiwala. Di ba napakaganda mga kapatid? Kapag maibalik yun, yung prinsipyo, maitanim sa puso na may pag-ibig, mga kapatid, dandahang maibalik yung karakter na nawala. Karakter ng Diyos na nawala sa atin. Dandahang maibalik yun. Because we are created in God's image, mga kapatid. So dito pinakikita na kapag kamahubog ang buhay sa pamagitan nito, ang pagsunod at paglilingkod na may katapatan at pag-ibig, ang tunay na tanda ng pagiging katiwala. Ngayon, kung ikay tunay na katiwala ng Diyos, manatili ka sa kanyang tipan, manatili ka sa kanyang pangako, manatili kang maging masunurin, manatili kang may pananampalataya, at manatili mong patunayan ang pananampalataya mo sa pamamagitan ng iyong mga gawa at sa iyong pagsunod sa ating mahal na Panginoon. Napakaganda mga kapatid ng ating leksyon sa mga oras na ito. Napakaraming punto o mga point na ating matutunan sa mga oras na ito mga kapatid. Lagi niyong tatandaan, kapag ikay gumawa ng pakikipagkasundo sa Diyos, lalo na sa iyong sarili, huwag mo yang sisirain. Masisira ka sa Diyos. Mga kapatid. Ano po? At dito pinakikita, mas lalo nating naunawaan yung mga names ng Diyos o mga yung pangalan ng Diyos na may mga kakibat na kahulugan nagdadala sa atin ng pagpapakita na yung Diyos pala nung unang panahon at Diyos sa ating panahon ngayon. Siya ring Diyos nila noon at hindi ang Diyos na hindi nagbabago mga kapatid. Na siyang Diyos na may likha sa atin, tumubo sa atin at magliligtas sa atin mga kapatid. Manatili tayo sa ating pananampalataya, manatiling tayong nagtatapat sa Kanya at manatili tayong patunay ng ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating pag-ibig at pagsunod sa kanyang kautusan. Sa mga oras na ito, mga kapatid, nawa kayo ay nabigyan natin ng maikling mga leksyon sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos at nawa kayo na blessed. At mamayang hapon po, mga kapatid, abangan po ninyo ang Anchor's Hymn Singers alas 2 ng hapon hanggang alas 5 ng hapon, mga minamahal na mga kapatid. Ito po ang inyong abang lingkod na nagsasabi sa inyo, patuloy na pagpapala ng Panginoon managana sa inyo, kasama ang aking may bahay, si Ate Dan, ang may birthday kahapon, kaya tuwan-tuwa siya. At bumalik na yung kanyang lakas, nag-refresh na. Ang pagbati po, ipinapaabot ko sa inyo at abangan po ninyo ang ating paglilingkod mamayang hapon. Tayo po ay mananalangin mga kapatid. Manalangin po tayo. Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa mga oras na ito kami po yung nagpapasalamat sa tagumpay ng aming paglilingkod. Sa mga oras na ito, naalaman namin ang kagandahan ng mga leksyon namin po natutunan. At tulungan kami ma-apply sa aming mga buhay at patuloy na maging malakas sa pananampalataya. Magtiwala sa inyo at sa inyo lamang aasa dakilang Ama. At tulungan kami na ang aming pananampalataya ay mapatunayan sa aming mga gawa at sa aming pagiging masunurin sa iyo, makitaan kami at makita ang pag-ibig ninyo sa amin at higit sa lahat ang inyong karakter. Pagpalain po ninyong lahat ng mga taga-subaybay sa mga oras na ito at maya-maya makikita at makakasama ulit namin sila sa ganap na alas 2 ng hapon sa concert ng Anchor Sing. Salamat dakilang Diyos sa pagdinig sa aming dalangin. Salamat sa paggabay ng banal na Espiritu. Nihiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Mga suki ko, mga taga-subaybay at mga kapatid ko kay Kristo, happy Sabbath muli sa inyo. Salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa atin pong mga programa ang Gospel and Music Ministry. Patuloy niyo po yung share ito. Paki-follow at visit po kayo sa atin pong YouTube channel, mga kapatid ko. God bless you. This is your brother in Christ, kapatid at Deomel Arcenal, kasama si Ate Dan. God bless you all at maraming salamat. Sa iyo po, mamayang hapon, alas 2 po. Praising the Lord just can't happen every day. But I found out for myself that there's just nothing else can keep all the clouds away.
Him in the morning light. Praise Him in the noonday bright. Praise Him each and every night. Praise Him every day. Praise Him when you're feeling blue. Troubles hanging over you. When you don't know what to do. Praise Him just the same. Now some people say that praising the Lord just can't happen every day. But I found out for myself that there's just nothing else can keep all those clouds away. Praise Him in the morning light. Praise Him in the morning. Praise Him in the noonday bright. Praise Him in the praise Him each and every night. Praise Him. Praise Him every day. Praise Him, everybody. Praise Him when you're feeling blue. Troubles hanging over you. When you don't know what to do. Praise Him just the same. Praise Him in the morning light. Praise Him in the morning. Praise Him in the noonday bright. Praise Him in the when you're feeling blue. Troubles hanging all over you. When you don't know what to do. Raise them just the same.